Minsan title pa lang, ang dami na natin natututunan, di ba? Title pa lang yan, ha? Magandang Tuesday ng tanghali sa lahat ng delivers natin. And it's first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, dog. Thank you so much. Alright, so sa lahat pag gusto magpa-advertise sa atin, your business and your own YouTube channel, or if you want to be coach, yeah. So, I'm doing coaching online or personal. And sa lahat na gusto magpunta, magpa-coach atin personal and magpa-advertise ng business sa Davao, I'll be there on August 24, 25, and 26. Yan, with my COO and my team. So, nandiyan kami ng August 24, 2006, Davao City. Okay, so message lang po kayo para ma-accommodate po namin kayo. Okay, alright, so kagabi pa ako nagbabasa ng mga bagong books na pinairam sa atin. Yung sa pinairam sa atin, Ma'am Grace, thank you very much. Kagabi pinabasa natin. Ngayon, get out of that pit. Yan, so ito yung ating rally ngayon. Hindi ko pa actually siya nababasa, title pa lang. Ito yung sinasabi natin, di ba, na minsan title pa lang, ang dami na natin natututunan, di ba? Title pa lang yan, ha? Get out of that pit. Alam nyo, minsan sa buhay natin, meron tayong mga pinupunta o napupunta tayo sa hukay, di ba? Sa buhay natin. Pero bago yun, tingnan muna, ano ba yung mga pit sa buhay natin? Or ano ba yung mga hukay na kinapapaloob o kinasadlakan natin? O saang hukay ng buhay ka ba nandyan ngayon, okay? So in fairness, masarap yung green tea cream nila. Malamig nga lang. So mamaya yan, mas malamig pa lang doon. Kagabi pa tayo, masama ang pakiramdam natin. Nilalamig tayo. So, hindi ko alam. Baka may mga dinaramdam tayo sa buhay. Doki, may mga dinaramdam ka pa rin ba sa buhay? Of course naman, kasi tao lang tayo, di ba? May mga frustrations din tayo. May mga disappointments din tayo. May mga gusto rin tayong mangyari sa buhay na hindi siya nangyayari. But it's a normal life. Normal, di ba? Because I'm a normal person. Kaya may mga ganun din tayong feelings, di ba? Okay, but anyway, hindi ako yung topic. Hindi tayo ang topic. Ang topic natin ay kayo. Hindi po. So, saan ba tayo klase ng buhay na dadala sa buhay natin? Sometimes, pagka sobrang nadidepress tayo, di ba? Loneliness. Pag siya tayong nag-dwell niya, di ba? Dinadala natin sarili natin sa buhay. Sa pit, sa loneliness, sa buhay ng kalungkutan, di ba? Yung maraming tao nalulungko talaga yun, nadidepress. Alam nyo, nag-seminar ako once dito sa Sunga po. Mga parents and students. Okay? So, by the way, sa lahat mga gusto kong kunin ako yung speaker sa kanilang company, available tayo. Salamat. Nasa Makati pala tayo, August 16. Hello, Ma'am Jane. It's an Australian company. Napupuntahan natin sa August 16. Okay? Mag-seminar ako sa mga parents and estudyante. As I research about depression, I found out na ang depression ay totoo. Yeah, ang depression, it's a reality. Na-experience siya ng ibang tao, nangyayari siya. Sometimes hindi natin alam na di-depress tayo. Though sabi ng ordinary study, ang depression is declared by authority, like doctor. Hindi siya mag-declare na di-depress ka. Pero when you are feeling so down, feeling so lonely, and you want to isolate yourself, you're losing hope, sa nearing to depression ka na eh. At nangyayari siya. Kaya minsan yung mga taong dineclare na depressed sila, try to understand. Kasi iba yung pakasita. Sasabihin mo, ba't di niya kaya? Yun lang, di niya kaya. Baka sa kanya sobrang bigat nun eh. Baka sa'yo kaya mo. Pero sa iba, hindi. So we have to understand people. Pero hindi yan ang topic natin. Sinasabi ko lang na napupunta tayo sa hukay ng depression, ng kalungkutan, minsan sa buhay natin. Ano ba? Bankruptcy. So, minsan na
napupunta tayo sa pit ng bankruptcy, bankrupt business natin. Wala nang chance, hindi na natin ma-operate, wala nang hook, close na lang, o mag-declare ka na lang bankruptcy, di ba? Ano pa? You are stuck in your career. For how many years, yan ka pa rin ang buhay mo, yan pa rin ang career mo. Di ba, hindi ka man lang naging mga sa level 2. Naalala ko, one time, may mga batchmates ako na napunta sa akin, 3 years ago, 4 years ago, sabi nila, Dok, ano ba mangyayari sa career namin ngayon? Teacher 1 pa rin kami. Eh sabi ko, mag-aaral kayo kasi pag nasa academy ka, you need documents. Di ba? Kahit gano'ng kakagaling, kahit kung pinakamasipag, pinakamagang pumasok, pinakamapait, it doesn't work in the ranking. Di ba? Kailangan may documents. So if you are stuck in that career, so baka nasa buhay ka ng buhay, nasa pit ka. Ano ba? Broken family. Di ba? Isa pa itong broken family, ang hirap din i-address eh, no? Ang hirap din na nating makabuo ng maayos ng pamilya, di ba? OFW, mga din sa Pilipinas. Di ba, may isa na nga nag-abroad, nagsakripisyo para guminaw ang pamilya sa tulog. Broken pa rin eh. Di ba, may isa na nga nagsakripisyo. May ginawa ng kakaiba para sa family at the end of the day hindi pa rin buo eh, di ba? Broken family, nandiyan pa rin tayo sa buhay na yan, di ba? Mga love life, di ba? Sinulat ako dito. Love life, bisa nasa buhay din tayo ng love life eh. Yung sobrang pagmamahal, alam niyo pag yung pagmamahal daw, according to study, talagang hindi mo siya nilabanan, hindi mo kinontrol yung emotion. Kasi emotion yan eh. Emotion ng love. Pag di natin siya natutunan ng control, siya na i-control sa buhay natin hanggang sa makagawa tayo ng di tama, di ba? Or napunta pa ay sa love life na hindi dapat, di ba? O sa mga mali, di ba? So, nandiyan tayo. Nalagay tayo sa pit ng buhay natin. Di ba? So, Dok, di paano ba nalalagay dyan? Ano ba yung scenario? Alam mo, lahat ng sinight kong problem na yan, may mga ano yan eh, cause, bakit tayo nalalagay dyan? Una, baka hindi mo naman sinasadya. Sabi nga dito sa book, yung first page pa lang itong topic na sabi niya, ayun kasi pati pa yung mata natin. Medyo ano tayo eh, naiiyak, namagayman. Bakit kung anong problema? Masama nga po yung pakiramdam ko, kagabi pa po ako nalalamig. At hindi ko alam bakit. Kaya, madali po akong maiyak eh. Hindi naman ako nai-depress, pero mahina sa karamdaman, di ba? Tsaka sa mga kalungkutan. Sabi ko sa inyo, normal tayong tao na nakakaranas tayo ng karamdaman, nakakaranas tayo ng kalungkutan, di ba? So, aside po dito, okay, so hindi natin mabasa. Pero parang nadaan lang ko kanina, pag nalagay ka sa pit or sa hukay ng mga kalungkutan, bankruptcy, broken relationship, di ba? So, nag-global tayo. Napunta din sa pit, sa hukay yung ating camera, nag-global tayo. Okay, so, it's either, una, saan sinadya natin, di ba? Alam mo namang mauhubo ganyan, dumaan ka pa, di ba? Alam mo nang magpapahama ka dyan, dumaan pa tayo. Di ba sabi nga, nung nasa sa Miriam ako, pumapasok ako, tabi-tabi po yun, at Miriam Matineo. So, merong mga daan para makapunta ka sa gate ng Miriam, sa main gate. So, it's either kakampumara o kaya naman doon pa na sa Ateneo bababa. Kasi pag tumapat ka mismo sa gate ng Miriam, hindi pwedeng tumawid. May nakalagay doon malaki. Bawal tumawid, may namatay na dito. Pero alam nyo ba, kung saan pa rin ako tumatawid, doon pa din. Alam ko na, at any given time, pwede ako mamatay doon. Doon pa rin ako dumadaan kasi nga, it's masyado malayo sa dalawang tamang daan eh. Kasi di ba, yung mga tamang daan medyo mahirap kung tulitin, kaya nagpunta tayo sa Manila. So, nakalagay doon, bawal tumawid, may namatay na dyan. Tawid pa rin tayo ng tawid, di ba? Alam mo na nga kung mali. Di ba, gagawin mo ka parang kanina, may kausap ako. Alam mo na mapapahama ka dyan sa relasyon na yan, di ba?
sisimulan mo pa ba yan? Alam mo na yung dulo. Alam mo na yung ending na hindi ka naman magiging, hindi magtatagumpay kasi mali eh. Mali, pero sinisimulan pa natin, di ba? Alam mo na may negosyo na yan, yung kapartner mo, hindi siya magandang kapartner, nakipag-partner ka pa, so nabankrupt ka tuloy. Di ba? Alam mo na na pag nag-abroad ka, nagtagal ka dyan, masisira yung pamilya mo, pinilit mo pa rin mag-abroad. Di ba? Alam mo namang mahina ka, mahina yung pamilya mo dito, hindi kayo pwedeng maghiwalay, nagpumili ka pa mag-abroad. Di ba? So, minsan tayo na mismo naglalagay sa atin dun sa hukay. Di ba? Ng mga kalungkutan. Alam mo na nakaka-depress mga music na yun, papakita mo pa. Nanood ka pa ng movie, nakakalungkot, lungkot-lungkot ka na nga, di ba? So, by the way, mamaya, manonood ako ng movie. Matutuloy na sana to, Lion King pa. At sa Saturday, manonood din ako sa Manila. Dok, nanonood ka ng sine? May not, di ba? Para hindi naman ako lumaya. Di ba? Marami kasi nag-advise sa akin. Dok, manood ka, panoorin mo yun. Ang daming lines na mapupulot. So, kaya, alam nyo, minsan pag nanonood ako sine, may dala pa akong loob ko kayo. Nagsusulat pa ako noon. Mga pinapanood. Sabi nila, yung Toy Story 4, madami daw akong mapupulot na lines. Manonood tayo. Nahanap tayo ng kasabay natin. So, pwede ikaw mismo inulog mo yung sarili mo dyan sa hukay na yan. Or pwede namang hindi sinasadya, nahulog ka dyan. Pwede yun eh. Yung hindi mo lang sinasadya, hindi mo naman alam na scam pala yun. Na-scam ka, naubos pera mo, so nahulog ka sa hukay na yan, di ba? Pwede yun. Hindi sinasadya. Hindi mo in the process, bigla ka lang natulas, hindi mo alam, di ba? Kasi hindi tayo naging maingat, di ba? With our desire na yumaman agad, na magkaroon ng maraming pera, so hindi tayo nag-iingat, di ba? Or sa relationship naman, hindi mo sinasadya na sobra na palang pamamali yung nabubuhos mo sa kanya, di ba? Gusto mo lang naman siya mapasaya, nasakal na pala yung mahal mo. Di ba? So, something like that. So, yun yung mga misan hindi natin sinasadya. Hindi talaga natin sinasadya na tayo ay mahulog dyan sa hukay. So, pwedeng ikaw mismo o pwedeng hindi mo sinasadya. But at any rate, kahit sinasadya mo, hindi mo sinasadya, ang good news o ang dapat mong gawin pala, get out of that pit or you can get out. Kailangan iangat mo sarili mo, lumabas ka dyan. Umangat ka, pull yourself out there. Yan ang pwede mong gawin. Pull yourself from that pit. Okay? Iangat mo yung sarili mo. Ibangon mo yung sarili mo. Bumaw nga dyan sa hukay na kinalalagyan mo for how many years? How many years ka nang malungkot? Tama na yan. Di ba ba enough? Ilan taon ko na nalidipas? Di ba ba yan enough? Ilan taon na nakalipas na nabangpa? Hindi ba ba enough yung years? Yung months? Eh, ilan taon ka na iniwan ng jowa mo? Hindi ba ba sapat yung ano? Hindi ka pa ba nakamukon, kapatid? Hindi pa ba tayo nakamukon? Ang tagal mo na magmukon eh, di ba? So, umalis tayo dyan sa hukay ng pit na kinalalagyan natin. Unang-una, we need help. Pray tayo. Sabi mo, Paano, hindi ko kaya eh, di ba? Dapat tayo sa Paano, Lord, hindi ko kaya. Hindi ko kaya talaga, di ba? Alam mo, the worst point in my life, like, sinishare ko na nga to na I was so lonely, I was so depressed. Nobody knows that in our family. And then, alam eh, hindi ko naman sinasabi. Basta naka-block lang akong damit, t-shirt, wala lang. Working na ako nun, ha? For your information. Sweldo na ako nun, working na ako. Pero, nadidepress pa rin tayo. That was the time. So, nag-pray ako, sabi ko, Lord, ayoko na, tulungan mo ako. Ibangon mo ako dito. So, mag-pray ka sa Paano, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Kasi, minsan, hindi natin na kaya mag-isa sa lalim ng kinu. Nalugod tayo sa sobrang lalim ng buhay eh. Di ba? Minsan, hindi mo kaya. Try mo, di ba? Yung mga nakikita natin, sobrang lalim. Ang hirap ng bumangon, they need help. We need help. Sa sobrang lalim, minsan, ng hinukay natin para sa sarili natin. Sa sobrang lalim ng pagkaka baon mo sa sarili mo dyan, sa kahirapan, sa anumang kinasadlakan mo, sobrang lalim, hindi kailangan mo na tulong. You need help, you pray, di ba? You need support group. Di ba? You need support group. Kailangan mo yung family mo, friends mo, or you need a mentor. I can be your mentor. Kaya nga,
alam niyo, pinangalanan ko yung sarili ko talaga. Actually, hindi siya galing sa akin. From one of my delivers. Hello, say sir, ating the most relatable wealth coach. Most relatable. Sabihin kung gaano magkahirap yung pinagdaanan mo na daanan natin. Or may mga galing tayo sa poor, sa middle class, galing tayo sa loneliness, galing tayo sa disappointments ng buhay, di ba? I can be your coach. Or you can find your own coach or your own mentor. Pwede. Di ba? Walang masama. Walang masama kung may mentor ka. Walang masama kung meron kang coach. Okay? And third, focus. Focus ka lang muna sa goal mo habang nagre-recover ka. Focus ka sa goal mo na makaahon. Concentrate. While God is pulling you up and other people, ikaw naman, mag-focus ka, iibangon mo rin sarili mo. Huwag ka na muna bumalik-balik. Di ba nakahat ka na eh, nasa kalati ka, gusto mo nang balikan eh, tinanaw mo pa uli eh. Hindi nga eh. Hindi nga siya worth tinatanaw, hindi siya worth tinutunan. Di ba? Kalimutan mo na yung mga failed relationship mo. Yung karir mo, iangat mo. Yung mga nalugi mo, sa na-scam ka. Kalimutan mo na yan, di ba? You still have 20 years in your life? 30, 40? 10 years, mahaba pa yung buhay natin eh. Pwede pa tayo mabangon. Pwede pa tayo mabangon. So, delivers, pinakita ko lang, medyo mahaba itong video natin. Kasi pinakita ko lang na kaya pa natin mabangon. We can get out of that pit sa buhay natin. Whether ginawa mo yan, hinukay mo yan, o hinulog ka ng ibang tao, na circumstances na hindi sinasadya. The good news is, kaya mo umalis yan. You can pull yourself. God can help you. Right? Okay? So please share this video sa lahat ng pagigay natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago muna natin. So thank you very much, viewers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go.